Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Quiboloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig, 50 security personnel, private jet, 5-star hotel at iba pa. Pinarali pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Hello mga ka-viewers, kamusta na po kayo? Mga ka-viewers, nagkaharap na nga po ito si Risa Contiveros at saka si Pastor Quiboloy. Dito natin makikita kung gaano ka-professional itong si Pastor Quiboloy sa lahat na mga sagot niya sa paratang sa kanya ni Senator Risa Contiveros, mga ka-viewers. Kaya sabay-sabay po natin panoorin yung video na ito, mga ka-viewers, para alam po natin kung ano po yung mga paratang at mga sagot po na sa kanila ni Pastor Quiboloy. Kaya ano pang inantay natin, mga ka-viewers, panoorin po natin. Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabagyo man ay magkaharap na po tayong lahat. So, Mr. Quiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. Pastor Quiboloy, Mr. Quiboloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? Tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? Mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa, tulad ng kinakaharap namin ngayon. And yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdeweza at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang tinatanggi iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito'y mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the republic. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi. Halimbawa po, yung parusang dry fast? Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipa-fasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yun? Because this is under the investigation already,
I invoke my right to remain silent on this issue. All right. At kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon niyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, ngayon po, kinukonfirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan, mm-hmm, at kung yan ay akusasyon, mm-hmm, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. Sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion, may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Alright. Pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? With that issue po, I also invoke my right to remain silent. Alright. Mga ka-viewers, anong masasabi nyo sa lahat ng mga tanong ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy at sinagot niya naman ito ng tama? At mayroon ba kayong napapansin kay Risa Hontiveros, mga ka-viewers, nung tinanong niya kung ilan po yung member sa Key of G or Kingdom of God ni Pastor Kibuloy? Una, parang maangas pa itong si Senator Risa Hontiveros, pero nung nalaman niya kung ilan ang member ng Key of G, hindi siya ay parang yung busis niya parang hindi na maangas magtanong kay Pastor Kibuloy. Sa tingin niya siguro, million pala yung member nito sa Kingdom of God ni Pastor Kibuloy. Kaya mga ka-viewers, kung may masabi po kayo or kung tama ba yung mga sinagot ni Pastor Kibuloy about po sa mga kasalanan niya na pinupukol ngayon sa kanya ng Senado, maniwala ba kayo na walang alam si Pastor Kibuloy or gawa-gawa lang ng mga tao para po ikaso sa kanya? Kaya kung mayroon po kayo i-comment, mga ka-viewers, comment lang po sa ilalim, pag-usapan mo natin. Thank you. Maraming salamat po, mga ka-viewers. God bless you sa atin lahat.